What's up mga kapart? At for today's video, update ko kayo sa mga OFW na pabalik ng Pilipinas. Dapat po ay mag-register po kayo sa e-arrival card na po ngayon wala na pong One Health Pass. So, pinalitan na po nila ng pangalan. So, tuturo ko sa inyo mga kapart ang step by step kung paano po mag-fill up ng registration form. So, let's go mga kapart! So, kanina mga kapart, sinubukan ko po na mag-register sa e-arrival card. So, ngayon po, itry po ulit natin kung hindi na ba siya naglo-loading. Punta po kayo sa Google at isearch niyo po yung e-arrival card. Pero nakita ko po sa Google ang lumabas ay yung One Health Pass pa rin. So, i-click niyo yun mga kapart. Tuturo ko sa inyo yung step by step kung paano mag-register. Click nyo po yung register. At nakalagay po dito yung if you are a Philippine passport holder, press Filipino national button. If you are non-Philippine passport holder, press the national, foreign national. So, ang pipindutin nyo mga kapart is yung Filipino national. So, nandito tayo sa e-arrival card, step 1. Basahin nyo na lang mga kapart dahil po magpo-proceed kagad tayo sa pinaka-main na gagawin natin. Pwedeng English at Tagalog po ito. So, check natin to. I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking above. So, check nyo at click nyo yung continue. Sa step 2 naman, ayun, medyo okay-okay siya mga kapart, dire-diretso. Baka siguro pag mahina yung signal, ang hirap niya mag-proceed. Sa e-arrival card, step 2, yung travel details po, yung date of departure nyo, ilalagay nyo dyan mga kapart, at yung date of arrival. Dapat po nakapag-register na kayo ng 2 days or 24 hours. Dito po sa airport, seaport of arrival, ang ilalagay nyo po kung saan po kayo bababa na terminal. Kung terminal 1, terminal 2, or kung sa Clark International Airport, Mactan, Cebu, Davao, Calibo. So, ikiklik nyo lang yun mga kapart kung saan po kayo bababa sa Pilipinas na terminal or airport. So, sa akin, click ko yung Terminal 1. Country from, syempre, ang ilalagay nyo mga kapart ay Philippines. Medyo mabilis siya mga kapart kasi kanina sinubukan ko nung umaga, medyo matagal naglo-loading talaga siya. As passenger crew, lalagay nyo dito ay yung aircraft passenger. Classification, kung kayo po ay OFW at kung hindi naman, non-OFW po yung ikiklik nyo. So, dahil OFW tayo, ito yung ikiklik natin. Sa occupation, ilalagay nyo rin po. Kung wala po dyan yung occupation nyo, pindutin nyo po yung others. Vaccinated for COVID-19. Kung kayo po ay bakunado, yes po ang ikiklik nyo. At kung hindi naman ay no. Airline name, ano po yung sasakyan yung aeroplano? Pag wala po yung others po yung pindutin nyo, kung ayaw lumabas, sample po ito ay Saudia. So, click nyo yung Saudia. At yung sa flight number naman, kung ano po yung sasakyan yung aeroplano, yung SB-862 ba or SB-870. So, click nyo yan mga kapart. Dito naman sa seat
or bed number, kahit hindi nyo na po pilapan yan, gawa kasi ng optional lang siya at hindi pa naman po kayo nagboarding, so wag nyo na po pilapan. Ipindutin nyo na po itong continue para mag-proceed na po kayo sa step 3. So, pinakita ko lang po sa inyo mga kapart kung paano po mag-fill up ng form. Kasi ako po ay hindi pa po ako uwi. So, para lang po makatulong sa inyo, kaya nag-try po ako na i-click po yun. So, maraming salamat mga kapart. Wala na pong One Health Pass. I-arrival card na po ngayon. Bye! Maraming salamat mga kapart!